Eh, kumusta po kayo? Number one po kayo today. 48 degrees Celsius po ang heat index ninyo dyan. Opo, nandito kasi yung ano, pag-asa sa loob ng CBCUA, yung agricultural college dito sa Pili. Kaya nababanggitan ang Pili. Ah, okay. Eh, pero anong ramdam nyo? Nuknukan nga po ba ng alinsangan ang init? Ay, talaga po, mainit. Ngayon umaga, mainit na agad. Opo. Eh, anong aksyon ng Mayor Thomas? Anong ginagawa ninyo? Oo, para maprotektahan po ang ating mga residente dyan. Kasi deadly po yan, ha? May mga house up lang sa Pangasinan, sa Dagupan. May tatlo na pong nadali, yung isa na matay dahil sa matinding init. Ano po, isa inyo po dyan? Actually po, dito talagang marami ang effect sa aming buhay. Halimbawa, dito sa amin, tatlo ng empleyado ang namatay dahil sa itong init. The other day, yung aming guard yung sa traffic ay namatay dahil inatake siya sa puso sa epekto ng init ng panahon. At may dalawa pa. Ay ngayon, ay talagang medyo ang ginagawa namin, pinag-follow namin yung order ng provincial governor na walang klase, walang face-to-face klase sa lahat na paaralan, except yung sa yung private na may mga air-conditioned rooms. Opo, opo. Okay, so yan ho sa Pili. So, yun so, po. Ngayon, ang Pili naman ay talagang gumagawa ng intervention sa mga yung mga disabled. Oh, ano po ang... Nagbigay kami ng mga ayuda sa mga person with disability. Opo. Dito sa Pili, saka yung mga solo parents, binigyan namin, pati yung senior citizen. Anong klase pong ayuda ang ibinigay po ninyo? Para rin, ang tanong din po, ano po ang ginagawa ninyo para po hindi na madagdagan pa yung mga casualties natin? Yung binigay namin po ay pera po yun, in support sa mga pangangailangan nila. Wala ho kaming naibigay na bigas, pagkain, except pera dahil ayun ang medyo madali na magawa namin at mabibili nila yung gusto nila. Ah, pero yun po para maibsan yung at maiwasan nga po yung mga ganyan, mga heat stroke. Magkakaroon ng atake sa puso dahil nga sa tinding init. Ano po ang inyong inihahanda? Meron po kayong nakahanda na po ba yung city health official ninyo? At para actually po, laging bukas. Kahit Linggo, bukas yung aming butika. Pero yung doktor po ay talagang open naman siya on call pagka Saturdays and Sundays. We have two doctors so dito, sa Health 1 and Health 2. Okay. Yan ho ang, then yung ibang health personnel ay pumapasok din po sa mga immediate na pangangailangan ng ating constituents. So mukhang ano naman, Mayor, pwede natin sabihin ready na ang Pili, Camarines Sur. Sige, panahon, bring it on. Kahit gawin mo pa 50, kayang-kaya ng mga taga-Pili, Camarines Sur. Kayang-kaya po. And actually, natutuwa ko dito sa Pili kasi may mga resort tayo dito. We have 28 resorts in Pili lang. Wow. Oh. Anong klaseng resorts, Mayor? Anong klaseng, may beach? Tayo ng bundok, isa ko. Mayroon po dyan na yung mountain barangays, we have 6 mountain barangays na lahat po yan may mga resort. Ah, mountain resort. Yung resort. Spring. Yung bukal, buka, ayun. Yung pala yun. Tama. Pwede. Laging puno yan. Laging puno. Okay. At dito naman po sa ibaba, ang lahat na tubig dito ay yung deep well. Mga deep well ho siya. At lagi namang puno ang mga resort dito. Kaya maganda naman, nagkataon na yung mga
negosyante dyan sa resort, eh, magandang hanap po ang nila. Yun yung kaigihan, Mayor, so, na walang problema sa, ano, sa, o, walang problema sa tubig. Walang problema kasi sa tubig. Kasi kung may problema sa tubig, naku, double whammy po yun. Mainit na, wala pang tubig. Pero sa inyo, hindi problema ang tubig. Wala po. Very meron good. Tayo dito na water district. Yung Pili Water District ay talaga namang walang tigre sila sa pag-ayos ng mga linya. Ayun. Kung saan ang mahina, doon sila na-concentrate at natutuwa ako dahil kahit papano humihina ang ang buhos ng tubig pero mayroon naman. Yung Pili ba, Mayor? Kaya pinangalan ng Pili dahil maraming tanim na pili? Ganun ba yon? Hindi po. Hindi, sorry. Ang Pili, the chosen one. Pili. One. As in choose. Akala ko naman, sang kater ba ang tani ang puno ng Pili? Pili kaya not. Siya Pili, oo. Camarines Sur. Pero po, ang gawa namin dito, yearly, the whole year round, we are campaigning na ang matao magtanim ng Pili. So meron din. Okay. Dalawang bagay po yan. Ang Pili tree po ay yung bunga niya, yung nut niya ay nagagawang livelihood ng ating kababayan dito. Tama. Ang daming iba-ibang ginagawa nilang Pili candies dito. Po. Then yung ano natin, yung kahoy, siyempre in addition niya sa protection ng ating correct. Environment. Tama po, tama. Sa Baguio. Oo. At yung kahoy ho, medyo maganda naman ang kahoy ng Pili. Tama. Sige, masarap, Mayor. At saka masarap ang mga produkto ng Pili. Ang Pili talaga, Pili nut ay makukuha mo sa Sorsogon. Yeah. Hindi pala yan. Sorsogon pala, partner. Pero buong Bicol na mayroong ganyan. Di ba si Jonathan Maestrado, dinadala tayo ng ng goodies. Masarap. Teacher Gilbert, nagpapadala ng masapan. Ano? Yeah. Mayor, thank you po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Good luck kayo. Po. Ha. Good luck po. Salamat din po. Bye-bye. Mag-ingat. Bye-bye. Maray na aga. Thank you. Si Mayor Thomas Bongga Lonta Jr. ng Pili, Camarines Sur. Magandang umaga. Saan na ba ngayon dyan as of 6:31 a.m. Ronald? Kwan po, hindi na gain dati na pag ganito oras medyo madilim pa pero sa ngayong oras parang alas, parang itsura niya, parang alas 8 na. Parang alas 8, ibig sabihin matindi na yung sikat ng araw. Eh ngayon, anong mga contingency measures ng dagupan? Yaman din lang na nuknuka ng init, at saka hindi lang init, dangerously high yun lang, heat index. Ronald? Yun po, as of kapag nga po naitala po ng PAGASA is for dagupan is 48 po eh. Yung nakarang araw, nag-51 po tayo dito sa Tagupan. So, ganun pa rin. Coordination pa rin with City Health Office po. Tapos, matulong po ng mga partners natin na volunteers sa barangay mga BHWs na continuous pa rin yung information dissemination po natin regarding po dito sa init. Tapos, pagbibigay po ng abiso na always mag-rehydrate and always i-check po yung sarili bago lumabas. Opo, wala pa naman pong wala pa naman nadidisgrasya, nagkakasakit o nadadali na sobrang init, Ronald. Yung sa record po ng City Health Office natin, may natala po na tatlo po. Tatlo ang? Ang regarding sa heat stroke po. Ano daw? Sorry kung maintindihan. Tatlo ang namatay? May kwan na rin po tayo. May kwan na rin dahil sa heat stroke nga. Hindi, may kwan. Ano yung kwan? May nasa, na-admit, namatay, or paano ba? Opo, according sa City Health Office po, sir, meron po. Hindi nga, ano nga nangyari dun sa tatlo, Ronald? Hindi malina, pasensya na. Ito yung kwan po rin. Ito yung may mga kwan na rin sila. History na rin po sila ng hypertension po. Oo nga. So ano nangyari? Na ospital? Namatay? Anong status nila ngayon? May yung sa kwan, latest po, may isang namatay dahil po sa heat stroke. Yun yung as per report ng City Health Office po. Ayun, so may isa nang namatay. Tapos yung dalawa na-admit o na-ospital. May na-admit po sila. Ayun. Naku po, Diyos ko po. Since kailan po yung datos na yun? Nito mga nakarang araw lang? Past weeks,
Last week. Okay. So anong gagawin ng lokal na pamahalaan para maiwasan pa ang dagdag na casualty? Correct. O na maapektuhan? Kasi hindi mo naman mapipigil yung panahon. Lalo nature na, yan, Ronald. Lalo na partner Ronald, kung mayroong ano. Sa coordination po ng DepEd, salamat din po sa DepEd. Nagpapatupad na rin sila ng modular classes din. Yung online classes po. As of yesterday, ganoon na rin din po yung nangyari po na online classes and modular classes po yung pinasatupad po. Opo. Ano po ang konkreto na ginagawa ng grupo ninyo para maiwasan nga po na madagdagan pa ang casualty natin? Patay at saka yung mga na-admit. Meron ba kayong nakahanda na yung ang tawag mo doon, partner, first aid? Para doon sa mga nare-report na nagkakaroon na ng heat stroke. O baka mabigay ng mga pamaypay ba dyan, electric fan, tubig, mga ganun, ano, yung iwas stroke. Yung kwan po natin, ginagamit po natin yun and sa tulong po ng mga barangay council natin. Nandiyan naman po yung mga volunteer na barangay health workers po. Yan. At bibigay po sila ng information dissemination and binibigyan po sila ng mga abiso at umiikot po sila and target po nila ngayon is mga senior citizens. Yan. Yung mga may hypertension. Kaya iniikutan po natin. Oo. So kumaga parang info dissemination lang din talaga, partner. Paalala sa ating mga kababayan. Importante yung presence ng mga LGU officials. Oh yeah. Kasi lalo na malaman nila na pag may mangyari sa kamag-anak ko, andiyan dyan makakarating. O yung ambulance siya. Always ready. Oo. Diba? In case of emergency. Always ready ba mga ambulance siya? Opo, lang po nakanda naman po yung ambulance naman natin. Very good. And kapag may katulad din ng mga schedules din, mga meetings ng mga senior citizens, baling iniiba po. So iniwasan na yung medyo mainit na oras. If ever na ko na around alas 7 na umaga na sila nag-start. Yeah. After 2 hours, okay na yun. Baling isang oras na lang. Hindi kagaya na dati na inaabot ng alas 12. Oo. And inaabisuan mo yung senior citizens na huwag muna silang lumabas and huwag muna magkaroon ng activities. Yung mga around alas 10 ng alas 3 ng hapon. Yung mga manggagawa, Ronald, alimbawa sa City Hall at sa ibang ahensya ng gobyerno, meron bang programa kasi nuknukan ng init? Ano po? Correct. Yes po, bali yun nga po, meron din kwan din na merong health break muna and as much as possible din. Iwas muna pag ganito mga oras ng alas 10, especially yung mga nasa field. Binimpinagyan naman sila na magkaroon ng parang water break. Yeah. As much as possible, may kwan din sila, binimbigyan sila ample time para lumilim muna, especially yung mga nasa field natin na trabador po or mga empleyado po. Oh, kasi ang problema natin, Ronald, pwede pang tumaas eh. Hindi pa nga ito yung rurok, di ba? Sabi, mga 3 weeks pa siguro. Di tataas pa lalo. Baka mag-50 yan o mahigit 50, Ronald. Yun nga po yung kwan natin po. Kaya binabantayan po natin sa tulong ng PAGASA po. And ito nga yung sinasabi nga ni PAGASA po, baka pagsapit pa ng May, baka tumaas po lalo eh. Oo, so ano ang ano partner, yung mga epekto sa agrikultura kasi kilala yung dagupan sa bangus. Correct. May epekto ba yun? On aquaculture naman po, according dun sa OIC ng agriculture po natin, wala pa namang epekto. Ah, very good. Ang ginagawa naman, meron tayong fisheries council sa barangay. Yung ganun din, information dissemination, tapos pinagre-ready na sila ng mga water pumps. Ayun. Tapos yung pagbigay ng mga feeds ay ina-adjust po. Oh. Tapos pag ganitong kainit ng panahon, kasagsagan, binabawasan yung pinapakain or binabago yung oras ng kanilang pagpapakain. Mm. Ginagawa na lang ito early in the morning, tapos pag late in the afternoon na. Sige. Tapos yung volume na feeds na nilalagay sa feeder, binabawasan siya. And yun nga, meron din silang automatic na naka-ready water pump na just in case nagkaroon ng pagbabago. Ang ginagamit ito para magkaroon ng aeration ng tubig. Okay. Sino nga yung mayor ng Dagupan ngayon, Ronald? Si Mayor Belen Fernandez po. Ayun, Fernandez pa rin. Parang nag-cover ako dati dyan. A few presidential campaign ago. Uh-huh. Parang nag-feature ako dyan. Mga politiko dyan. Fernandez for so long a time dyan sa Dagupan. Thank you. Maraming salamat, Ronald. Thank you, sir. Mag-ingat lagi. Bye-bye. Si Ronald D. Guzman, ang head po ng Dagupan City DRRMO. Ngayon pa